Sabay lumaki ang dalaga na si Sabel at Mylene dahil magkaibigan din ang kanilang mga magulang. Yun nga lang ay magkaiba sila ng estado ng pamumuhay. Si Sabel ay lumaki sa hirap dahil ang hanap buhay ng kanyang nanay ay ang pagiging isang labandera. Ang dalagang si Mylene naman ay mayaman. May sarili itong sasakyan at maganda ang tirahan. Ang kanyang nanay ay nagtatrabaho sa ibang bansa at maganda ang naging trabaho doon. Maraming bagay na meron si Mylene na wala si Sabel, kaya kung minsan ay hindi maiwasang mainggit ng dalaga sa kanyang kaibigan. Ano, sasama ka ba Sabel? May party mamaya sa bahay namin. Ipapakilala kita sa iba ko pang mga kaibigan. Masayang tanong ni Mylene. Pasensya na Mylene, pero tutulungan ko pa si nanay. Marami daw kasing labahin ang isa niyang customer, sagot ni Sabel. Nagpaalam na ang dalaga sa kanyang kaibigan. Sakay-sakay ito ng magandang sasakyan na talagang pinapangarap niya din na magkaroon siya nito. Kabibili lang ng dalaga ng sasakyan dahil nagpadala ang nanay nito ng malaking halaga ng pera sa kanya. Samantalang si Sabel ay daladala ang mga sabon na kanyang pinamili para sa mga labahin. Hindi maiwasang maingit ng dalaga sa kanyang kaibigan at habol tingin pa ito sa sasakyan ni Mylene habang umaandar papalayo. Hindi niya talaga maiwasan ang mainggit dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi naman nila kaya makabili kahit na isang simpleng motorsiklo. Buti pa siya, walang kahirap-hirap sa buhay. Hindi na kailangan maglaba para matupad ang mga pangarap. May nanay siyang mayaman na sumusuporta sa lahat ng kagustuhan niya, sabi ni Sabel sa kanyang sarili. Kung minsan ay naipagkukumpara niya na ang sarili niyang ina sa nanay ng kanyang kaibigan. Bukod sa yaman, ay kilala din talaga si Mylene sa kanilang bayan nang dahil sa kagandahan taglay nito. Samantalang si Sabel ay kilala din naman sa kanilang lugar. Yun nga lang, kilala siya bilang isang labandera. Hindi niya na talaga maabot ang buhay ng kanyang kaibigan. Nakikita niya na lang minsan si Mylene na kumakain ito sa masasarap na kainan. Pero siya ay todo tipid dahil sa trabahong isang kahig, isang tuka. Maya-maya lang ay nakauwi siya sa kanilang bahay, daladala ang sabong panlaba. Nakita niya ang kanyang nanay na malaki ang ngiti sa kanya. Salamat Sabel at nandito ka na pala. Bumili nga pala ako ng paborito mong espasol. Halika dito at kumain ka. Masayang bati ng kanyang nanay. Ngunit napasimangot naman ang dalaga. Hindi na po nay, busog pa naman ako. Sagot ni Sabel sabay pumasok na ito sa kanyang kwarto. Talagang kahit na sa kanyang mga kaibigan ay hindi niya maipagmalaki ang kanyang nanay. Hindi kasi ito tapos sa pag-aaral kaya hindi sila mayaman. Isang labandera at kung kumita ng pera ay barya lang kung ikukumpara sa kinikita ng nanay ni Mylene. Kung minsan pa ay dalawang beses lang silang nakakakain sa isang araw nang dahil sa pagtitipid sa pera. Kahit nagtitipid ay palagi pa silang huli sa pagbabayad ng kuryente. Napuputulan sila ng ilaw at muli na lang nilang ipinapakabit. Tuwing kasama niya si Mylene ay nahihiya siya dito. Makikita kasi nito ang kanyang nanay na naglalaban ng mga damit ng kanilang kapitbahay. Tagahugas ng damit, ngunit ang sariling pananamit ay butas-butas at ang kulay ay kupas na. Tuwing uuwi naman ang nanay ni Mylene ay mag-iimbita ito ng isang masigabong salo-salo. Pag nagkakaharap ang dalawang ina, ay nakikita ni Sabel na talagang malayo ang agwat ng kanilang pamumuhay. Isang araw ay masayang namamasyal ang dalawang dalaga. Hindi maiwasan ni Sabel na magtapat ng salo o bin sa kanyang kaibigan. Alam mo, Mylene, sobrang sarap ng buhay mo. Nakakakain ka ng masasarap na pagkain. Tapos may sariling sasakyan ka na kaagad. Malungkot na sabi ni Sabel. Ha? Bakit mo naman sabi na swerte ako? Meron din naman akong problema tulad ng ibang tao. Sagot ni Mylene. Oo, pareho lang tayong may problema. Pero wala akong ina na katulad ng nanay mo. Mayaman at maganda ang trabaho. Sobrang sarap mabuhay kung ako ang nasa kalagayan mo. Dagdag ni Sabel. Ngunit hindi naman sang-ayon si Mylene sa sinabi ng kanyang kaibigan. Yaman lang kasi ang nakikita ni Sabel sa kanyang buhay, ngunit hindi nito nakikita ang kanyang mga problema.
Si Sabel naman ay patuloy sa paglalabas ng saloobin sa kanyang kaibigan at hindi na napapansin ang lungkot sa mukha ni Mylene. Sige na, tama na yan Sabel. Maswerte ka din naman dahil may magulang kang katulad ni Aling Sita. Mabait at pilit na itinataguyod kayong magkakapatid. Tara na at maglakad-lakad na tayo. Baka abutin pa tayo ng dilim. Paanyaya ni Mylene. Sige na nga, tara na. Sa totoo lang ay ayaw ko pang umuwi. Wala namang libangan sa bahay namin. Tambak na labahin na naman ang aabutan ko doon. Sagot ni Sabel. Isang araw ay uuwi ang nanay ng dalaga galing sa ibang bansa. Naisipan naman ni Sabel na pumasyal doon pagkatapos ng kanyang labahin upang makita ito. Ang laki talaga ng pamamahay ni na Mylene. Tiyak kong mas lalaki pa ito dahil kauuwi lang ng kanyang nanay. Sabi ni Sabel sa kanyang sarili. Ngunit na makapunta si Sabel sa bahay ng kanyang kaibigan ay hindi niya pala matatagpuan ang kanyang iniidolo. Nako, wala dito si nanay. Umalis. Hindi ko naman masabi sa iyo kung anong dahilan. Pero matagal ko na din talagang gustong sabihin sa iyo ang bagay na yun. Naluluhang sabi ng dalaga. Nagtataka naman si Sabel kung bakit mapula ang pisngi ng kanyang kaibigan. Naluluha pa ito nang pagbuksan siya ng pintuan. Ha? Ano ba yun? Kaibigan mo ako, Mylene. Kaya pwede mo akong pagsabihan ng mga problema mo. Palagi naman akong nandito sa tabi mo at handa kitang tulungan, sabi ni Sabel. Nang dahil doon ay napahagulgol sa pag-iyak ang kanyang kaibigan at agad siya nitong niyakap. Sinampal ako ni nanay. Pinipigilan ko siyang puntahan ang lalaking nanliligaw sa kanya. Hindi naman alam ng tatay ko na nasa ibang bansa na merong lalaki ang aking nanay. Hindi ko na talaga gusto ang nagiging pag-uugali ng nanay ko. Kaya maswerte ka pa din dahil meron kang nanay na tapat sa asawa. Umiiyak na sabi ni Mylene. Ngayon ay nalaman niya na merong kabit ang magulang ng kanyang kaibigan. Hindi ito tapat sa asawa at nananakit pa ng sariling anak para sa baluktot na kagustuhan. Nang dahil doon ay natulala si Sabel. Hindi niya maisip na sa kabila ng pagiging mayaman ni Mylene ay may matinding problema ito sa kanyang pamilya. Ang hinahangaan niya pala na nanay ng kanyang kaibigan ay hindi mabuting ina sa kanyang pamilya. Naisip niya sa kanyang sarili na swerte na siya sa kanyang nanay dahil kahit labandera lang ito ay tapat naman at mapagmahal sa kanyang pamilya. Isinama niya na lang muna si Mylene sa kanilang munting bahay upang doon makapagpahinga. Tara sa amin, Mylene, para mabawasan naman ang sama ng loob mo. Tumambay muna tayo sa bahay namin, paanyaya ni Sabel. Nang makauwi sila patungo sa bahay ng dalaga, ay agad silang sinalubong ng labanderang ina. Anak, di mo naman sinabi na isasama mo dito si Mylene. Sana nakabili ako ng merienda, nakangiting sabi ng matanda. Basang-basa ang damit nito nang dahil sa paglalaba. Ngunit ngayon ay nakita ni Sabel ang kahalagahan ng kanyang ina. Niyakap na mahigpit ni Sabel ang kanyang nanay. Gulat na gulat naman ang matanda sa ginawa ng kanyang anak. Nang dahil doon ay niyakap din siya nito. Kahit basa ang damit ng nanay ni Sabel, ay yumakap din si Mylene dito. Kayo namang magkaibigan kayo? Binibigla niyo ako eh. Ano bang meron? Hindi ko naman kaarawan ngayon, diba? Natatawang sabi nito. Wala po, inay. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo na kahit paglalaban ng damit ang ikinabubuhay natin, ay mabuti naman po kayo magulang sa akin. Si Mylene po, inay. Sana ay ituring niyo po siyang sariling anak, sabi ni Sabel. Aba, oo naman. Simula bata pa lang si Mylene, ay nabubuhat ko na yan. Kung kayo ba naman ang palagi magkasama, edi parang anak ko na din yan. O sige, dyan muna kayo at magpapalit lang ako ng damit. Bumili na din kayo ng merienda nyo at ito ang pera, nakangiting sabi ng matanda. Kahit 15 pesos lang ang binigay nito sa kanila, ay masayang masaya na sila. Pinaghirapan ito ng matanda sa kanyang paglalaba, kaya ito ay naiintindihan nila. Ngayon ay nalaman niya na napakaswerte niya pala sa kanyang nanay. Hindi man sila mayaman, ngunit masaya naman ang kanilang pamilya. Wala man lang itong bisyo
at kahit na kailan ay hindi pa nakakatikim ng alak. Simula noon ay proud na siya sa kanyang nanay. Sa kanyang kaarawan ay binili pa siya nito ng isang bisikleta na alam niyang pinag-ipunan ng kanyang ina. Ramdam na ramdam niya talaga ang pagmamahal ng kanyang nanay sa kanilang magkakapatid. Kahit matagal na ang relasyon ng kanyang mga magulang ay walang hiwala yan at nananatiling masaya ang tahanan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay kinapulutan niyo ito ng magandang aral. Shout out po kay Engineer June Akire na taga South Cotabato. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay hinihingi ko ang inyong dasal para sa kapayapaan ng mundo. At God bless us all.